Hi guys, today i-review ko sa inyo itong, actually mas marami pa, pero hatiin ko na lang sila kasi or else matatagalan tayo. Meron ako ngayon itong anim na samples, decants, from Lady Lynn of Scentsocietyph. Hindi ko na babasahin yung notes nila. Yung iba sa kanila na test ko na, na try ko na before, pero tingnan natin kung maalala ko pa ulit. Yung iba sa kanila, I think, binili ko na mga samples, decants, and marami sa kanila na padala sa akin. Matagal na to, guys. Ang tagal na nito, naipon na nang naipon sa akin. So, dito muna tayo sa maraming nagre-request nito. This is a dupe for Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. And sabi nila, ito yung pinaka-affordable na dupe talaga. So, this is the ZARA Red Temptation. Yeah, ang sickly sweet niya. Sin, kaamoy niya nga. Teka, nalagyan yung kamay ko. naalala ko na nung tinest ko to, pagdating sa akin, nispray ko na siya kagad. And sabi ko nga kay Lady Lynn, yes, kaamoy niya nga talaga. Kuha niya. Siguro not as sickly, sickly sweet. Although sinabi ko, sweet siya, no? Pero if, paano ko ba sasabihin? Pag inaamoy mo siya, yes, it is parang sickly sweet. Pero next to Baccarat Rouge 540 na original, mas sickly sweet pa rin yun. Pero kung hindi mo siya itatabi, may something lang sa kanya na parang slightly salty. Hindi ko alam kung bakit. Sa unang spray, pero nawawala naman yon. Pero talagang pag unang amoy mo sa kanya, Baccarat Rouge 540 talaga siya. Pero may something sa kanya na, hindi ko alam eh, something salty, hindi ko naman masabing amoy bakal. Basta may something na didetect ng ilong ko. Pero kuha niya guys, kuhang-kuha niya si Baccarat Rouge 540. Ang gulo mo eh no, may something salty pero kuhang-kuha. Sorry na guys. I hope nabasa ko ng maayos. This is RIRANA Perfume. And this is TONKA, NUTMEG. I love TONKA. TONKA and NUTMEG. Interesting. I think magugustuhan ko to. This is a nice, sweet, slightly woody. Parang meron akong naaamoy na cola sa kanya. Pero it's a nice, sweet, not sickly sweet na type of TONKA na pabango. Sold ako dito. Ang bango nito. Hindi siya sobrang parang special na special. As in, maamoy mo yung TONKA, maamoy mo yung parang slight na, parang woody ng konti, slightly spicy, pero hindi naman siya kaamoy na amoy ni Miren TONKA. Hindi naman, light lang to. Light na version siya. I think, kaya niya kahit mainit na weather, although yung spiciness niya kasi, baka mailang kayo. Pero kaya eh. And may naaamoy ako sa kanyang something minty. Kaya I think okay siya sa kahit sa mainit na weather. I could see myself wearing this. A sweet TONKA na woody, minty. Maganda to sa lalaki. Mas una kong ang naisip, lalaki na naka, hindi ko alam kung bakit, naka-coat. Pero nagyoyosi sa labas. Yun yung na-imagine ko. Ang ganda nito sa lalaki. May pagkadating parang light version, friendlier version siya ng replica na jazz club. Hindi ko alam kung bakit. Ang daming nagre-request din nito. This is Valentino Born in Roma. Ah, ang bango niya. Ang bango, fruity pala to. Ngayon ko lang siya naamoy. Yeah. Fruity na boozy siya. Amoy alak. Pero nice. Sexy. May pagka-syrupy siya ng konti, pero hindi syrupy na syrupy. I like this. Oh, I see myself wearing this on a date night. Even parang lunch date. Although kahit hindi ka naka-sexy na damit, parang pag ginamit mo siya, parang ang sexy ng dating mo. Oh, this is nice. Kaya pala marami nagre-request nito. Yeah, naamoy ko yung something na fruity sa kanya. Ano ba yon? Berry? Pero berry na boozy. Na sexy. Oh, I like this. I like this. Valentino Born in Roma. Next naman is itong Serge Lutens. Lutens? How do you pronounce this? Serge Lutens? CHERGUI. Okay. Ang daming nagre-request din nito. Ang ganda ng kulay ng juice niya, oh. Parang Grishanel. Ah, woody. Medyo nasa ganong datingan siya ni Santal 33. Sandalwood yung naaamoy ka sa kanya. Pero may oud ba to? This is mysterious. Pang lalaki. Pero, oh, may naamoy akong smoky. Tobacco smoky. Oh, ang ganda. Gusto ko siya. Pero mas gusto ko siya sa lalaki. Ang smoky, woody, slight powdery. Pero, more on pang lalaki to. Although, may babaeng
pwedeng gumamit nito. Pwede, no? Kahit sino naman pwede. Ano mong pinagsasabi ko? Gusto mong gamitin, di gamitin mo. Pero yung dating kasi ng amoy na to, sa babae, you might get put off pag naamoy ninyo yung woody na note niya. Pero sa lalaki, ang sexy nito, ang bango. All year round, pag sa lalaki, pwede mo siyang gamitin. Kasi kahit na woody siya, and may pagka parang, hindi ko sure eh kung tabako or smoky, hindi ko alam eh. Hindi siya ganun ka-heavy, at least dito sa paper, na pwede mo siyang gawing signature scent pag sa lalaki. Pag sa babae, medyo girl boss, oh may parang tongka akong naamoy sa kanya, tama ba? Or, honey pala yung naaamoy ko, tinignan ko na yung notes kasi nahanap ko siya. Yes, may matamis sa kanya, and may parang something sugar din sa kanya. And yung naaamoy ko na parang smoky incense pala. May incense siya. Ang ganda nito, ang klase niya na amoy. Itong Shergi. I could see yung mga perfume collectors kahit babae, isasama to sa collection kasi bango niya. Pero ako kasi marami na akong ganitong klase ng pabango. In reality, bihira ko siyang mahila. Although hindi siya ganun ka-heavy, kaya not bad. Actually, not bad. Yung ibang mga ganito kong klase ng pabango, super heavy nila. I'm not ready to buy it yet. Pero siguro eventually in the future. Kasi hindi siya ganun ka-heavy. Pero I might get it kasi although incense siya, sweet, o yun nga, smoky, woody because of the sandalwood. Hindi siya ganun ka-heavy na pwede mo siyang, kung gusto mo, pwede mo siyang gamitin actually all year round pwede. Lalo-lalo na kung nasa air-conditioned room ka lang naman. Kaya, kayang-kaya. Okay, last two. So, I have this Olfattologgy Tekapo. Baccarat Rouge 540 yung dating niya. Another dupe ni Baccarat Rouge 540. Hindi ko alam kung mahal to or mura. Baccarat Rouge 540 siya. Actually, mas gusto ko siya kesa dito kay Red Temptation. Si Red Temptation kasi sabi ko nga may naamoy ako na something parang hindi ko alam kung salty siya or amoy bakal. Pero mawawala naman yun. Pero eto kasi, etong Olfattologgy Tekapo, mas cleaner, although medyo mas watered down siya ng konti compared dito kay Red Temptation from Zara. Pero parang mas gusto ko siya. Mas lighter siya. Last! I think magugustuhan ko to, itong last. This is the Commodity Tonka. I like the brand. I like the brand Commodity. Nakikita ko siya sa Sephora pagka nasa US kami. And Tonka, ang hilig ko sa note ng Tonka. Tingnan natin. Ay, bakit ganun? Ah, may ginawa silang mali. No! Hindi ko siya gusto. One thing for sure, kakaiba siya. Kung gusto ninyong iba yung amoy ninyo, get this, kakaiba siya. Hindi ko nga siya ma-describe eh. Ang dami niyang notes, ang daming nangyayari sa kanya. May woody akong naaamoy, may parang gamot akong naaamoy. Amoy gamot. Although I could see someone, depende sa body chemistry, ang bango nito sa kanya. Pero this is not a blind buy type ng pabango. Kakaiba siya. Naku, medyo nakakahila pa naman yung name niya because Tonka, ganon. So this is for men and women. Sabi ko hindi ko babasahin yung note, no? Pero kasi iba siya. Okay. Top notes are almond, yes, and cardamom. Ang tapang nung cardamom niya. And okay naman sa akin yung mga pabango na may cardamom, pero ito, grabe! And artemisia. So middle notes are magnolia and lotus. Base notes are tonka bean, benzoin, sandalwood, and perubalsam. No. No. Amoy. Alam nyo yung, I hope masabi ko ng maayos, apothecary store. Para kang pumasok sa tindahan ng may mga iba't ibang sabon, may mga iba't ibang bath salts, pero not as nice as, I guess pwede na rin, Lush. Parang ganon, pero eto medyo mas amoy, gamot pa talaga yung dating niya. Sorry, hindi ko siya masyadong gusto. May pagka-powdery din siya. Sumakit ng konti yung ulo ko sa kanya. So, sa kanilang anim, ang gustong-gusto ko is yung Valentino, born in Roma. Kita nyo yung smile ko. Ang bango niya. Bango niya talaga. Para siyang soapy clean na fruity na sweet. Ganda. Siya yung gustong-gusto ko. Pangalawa is yung itong Serge Lutens na Shergi. And then the rest is meh. Hindi ko masyadong okay lang. Okay lang sila. Pero etong dalawa ang bango. Lalong-lalo na yung born in Roma. Thank you very much, Lady Lynn, for sending me these decants. Marami pa akong ibang i-re-review na mga samples from Scentsocietyph. Kinontian ko lang today para hindi tayo masyadong
mahabang-mahaba. See you in my next video. Thank you for watching. Bye!